Hello guys, good evening everyone, good day sa lahat. Ayan guys, nandito ako sa taas ngayon at ayun, today is Sunday at ipapakita ko sa inyo guys na winter po dito ngayon guys dahil ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Umuulan po. Ayan, umuulan ng snow. Ayan, nag-i-snow po, guys. Sana tuloy-tuloy po siya para kumapal yung ating snow. At ako'y makapag-slide-slide na. Ayan. Ayan. Pag makapal kasi yung snow na yan, guys, ay mas lalo po siyang kuan. mas lalo po siyang puting-puti na akala mo na napakagandang puti. Lahat halos puti. Tapos, parang napakalinis. At yun nga guys, yung snow, kapag nag-i-snow dito ng makapal, ay gustong gusto po yun ng mga bata. kaya super talaga kapag may snow, nag-i-snow. At yun nga, inaabangan ng lahat na mga tao dito na mag-i-snow siya ng ganun kadami na tuloy-tuloy at kakapal siya. Ayan. Today guys, nandito ako sa taas ng aming taas. Ayan. Today guys, meron akong i-share sa inyo. At may bigla lang po akong naalala kasi may, yun nga, may nakausap ako kanina at kachat pala. At yun nga, may naalala lang ako. Gusto kong ikwento sa inyo guys, i-share sa inyo na meron tayong supporter no, na pinakita niya sa akin sa video ng kanyang anak na yung anak niya ay hindi nakakalakad. At yun nga, nasa ano lang siya, nasa, pasensya na guys ha, yung lalamunan ko kasi medyo nagkaano ba. Kaya guys, yun nga, i-share ko sa inyo yung isang supporter natin na, kung tawagin, yung sitwasyon ng kanyang anak ay handicap pero yung mga ganun po na special na mga pinanganak o yung natamaan ng polio kaya yun nag-iibang kanilang improvement ng kanilang ano ba yun? Yung tulad niyan sa paa, unti-unti silang hindi nakakalakad at yun nga, nahihirapan sila at hanggat sa masasanay sila na mamuhay ng ganun. Kaya guys, i-share ko po sa inyo guys na katulad ko ay nagkaanak din po ako ng disabled po at yun nga po, ang kanyang pangalan ay si John Patrick. Kaya kung nabuhay lang po siya guys, ay malaki na din yun. At yun nga, handicap din siya. Kaya naman nung nag-send sa akin si Ma'am Arby ng kanyang video ng kanyang anak. Parang napa ano lang ako pero parang
hindi na rin bago sa akin dahil yun nga, katulad ko ay nagkaanak po ako ng disabled. At yun nga po sa ating mga tao na tayong mga normal naman, nasa atin po yun yung ating pagrerespeto po sa kanila at hindi naman sa yung parang kakaawain talaga sila dahil hanggat na may nagmamahal sa kanila at may mga taong tumutulong o nagmamalasakit sa kanila ay napakaswerte pa rin po nila. Kaya guys, yung sa mga tao na yun nga na nagkulang sa tulong ay yun nga po ang nakakalungkot po yung ganun guys, no? Yung tayo po ay mahirap tapos hindi tayo napapansin ng tulong, ng anumang dapat na tulong. Kaya yun, nakakalungkot po guys. Kaya guys, yun nga, yung tungkol po doon sa aking anak na disabled, na handicap, yung mga braso niya po ay maiksi. Maiksi yung dito niya guys, yung sa may dito, braso niya. Tapos yung paa naman niya ay makikita na hindi siya makakalakad. Kasi parang balok, parang ano siya, baluktot, yo ano bang, oh parang baluktot na siya guys, na hindi na niya maiunat yung kanyang mga paa. Kaya talagang ano, sinabi ng doktor na hindi siya makakalakad pag yung bata na yun ay lumaki. At yun nga, nagkaroon din siya ng heart disease na may butas sa kanyang puso. At yun nga guys, nung na-hospital siya guys, ay doon siya sa ospital ng Perpetual Las Piñas, sa isang private. At 4 months po yung anak ko doon. At sobra-sobra yung mga sinisingil sa amin ng Perpetual. At yung nagastos namin ay halos mahigit isang milyon. Kaya yon, habang ako lumalaban ay hindi ko gini-give up yung aking anak. Pero ilang beses na din yung mga doktor na pinapaliwanag sa akin na yung anak ko ay hindi na magtatagal, pero ano, hindi pa rin ako naniwala. Sabi ko ay hindi, alam kong mabubuhay siya kasi lumalaban siya. Kasi nga yung tinitingnan ko sa aking anak ay ano siya, tumitingin siya yung bata na yon. Tapos kinakantahan ko siya, lumilingon siya sa akin, tumitingin siya, tapos parang minsan nagkikita kong mingiti. Kaya talagang doon ako nagkaroon ng lakas ng loob at positive lang talaga na mabubuhay talaga to siya, mabubuhay. Isa siyang miracle baby. Tapos yun nga guys, hindi ako gumigive up. Sabi ko, wala akong pagkaalam kahit magkano pa ito, kahit ano, basta gusto ko mabuhay itong bata. Alam kong mabuhay siya. Kasi nagkaroon din siya ng ano pala guys, ng ano ba yun? Yung sa kidney, nag-failure yung kanyang kidney. Kaya nag-dialysis din siya kahit baby pa yun. Kaya sobrang laban nung baby na yun guys, sobrang ano, humihinga naman siya guys, kaso lang, ano yun nga, nung kailangan na yan ng aparat na tubo para suporta ng kanyang paghinga, yun na yung nakakadagdag sa kanya guys, na kaya siya humihinga. Pero, tapos alam kong gumagalaw naman siya guys, at lumilingon, yun nga, sumisipa yung mga kamay niya, kaya talagang iniisip ko na mabubuhay talaga to. Kaya yun nga, yung mga doktor lang talaga ang nag-give up kasi nakikita nila kasi na hindi na talaga mabubuhay yung bata. Kasi inoperahan din siya sa puso guys, yung bata na yun. Inoperahan din siya.
Tapos, yun nga, iniisip ko na mubuhay siya kasi nag-okay naman yung pag-opera sa kanya. Kaya marami siyang butas din. Binutasan din siya sa may banda, sa may puson, kasi nga yung sa kidney. Kaya, yun nga guys. Yun nga guys, yung ano, yung sitwasyon ko dati sa pakikipaglaban. Kaya guys, kung sa laban lang ng buhay, ay marami akong nailaban sa buhay. Marami guys. Kaya, itong, kaya noon, nung inisip ko pa na, ano, na yun nga, hindi ako mag-give up kasi lumalaban yung baby ko. Alam ko yun. Positive na positive. Tapos, grabe yung dasal na dasal ko noon, guys. Talagang sobra. Yung iyak ko din. Tapos, yun nga. Tapos, dun sa na-experience ko sa ospital na yun, shout out doon sa ano. Pero, syempre, alam kong matagal na rin yun at yung experience ko na yun nga, nanakawan din ako ng bag doon at laman ng bag ko doon ay pambayad din sa ano ko doon, sa bills, pandagdag ng pambayad ko. Kaso lang talagang ano, parang minalas, talagang ano lang guys, saglit na saglit lang. Tapos yun nga, nawala na kaagad yung bag ko. At yun lang naman kami doon, yung mga estudyante ba na mga naka-uniform ba na nurse, mga puti. Kaya nagtataka talaga ako bakit ganun. Tsaka bakit ganun? Kasi hindi ako makapaniwala, wala namang ibang ano doon. Kasi syempre doon ako sa ospital din. So, canteen ba? Yung canteen nila doon. Yung canteen na may mga paserox, tapos may ano sila, may... Tapos yun nga guys, nag ano talaga ako doon sa aking na experience nung nasa ospital pa yung aking anak. Kaya guys, alam ko yun guys, tayong mga nanay, hindi po madali sa atin at alam natin kapag tayo'y pagdating sa ating mga anak, tayo po ay lumalaban, tayo po ay ano mang hirap guys, tinitiis natin. Tayo mga nanay, ganun po tayo. Kaya yung ginive up ko na yung aking anak, ay talagang para akong nabubuang guys. At yun nga, parang nabubuang, nag-ano ako. Parang minsan, pag umuwi ako, bigla lang akong naiiyak. Tapos merong manika pa nun si Patricia na yun nga, parang ginagawa kong baby, na sabi ko magbibihis na ako ng pamper sa kanya. Grabe guys, yung patong-patong yung ano ko, yung depression ko noon. Yun nga, siguro dumaan ako sa ano no, ano ba yung tawag doon? Basta yung depression guys, pero yun nga pa din, dahil guys, totoo talaga yan, kapag ikaw, kahit anumang problema, kahit anumang pagsubok, pag ikaw hindi ka bumitaw sa Panginoon, hindi ka pa rin talaga papabayaan. At yun nga, yung lakas ng ating loob at yung tiwala pa rin natin sa Kanya, na yun nga, kinakausap pa rin natin siya, si God, Father in Heaven. At yun nga, yung pagtitiwala pa rin natin sa Kanya at pagrespeto. At yun nga guys, tinatanong ko dati, God, Lord, ano pa kaya ang next, ang susunod na mga pagsubok na darating sa buhay. Pero Lord, alam niyo po yan Lord, na kahit anumang pagsubok ay kinakaya ko, Lord. Pero, Lord, alam, masakit na, alam niyo po yan na masakit po ito,
yung sa anak natin, sa isang magulang ba, yung nakikita nating nahihirapan ng ating mga anak. Yun. Kaya guys, hindi talaga ako hindi ako sumuko sa Panginoon. Nandyan pa rin, kaya buti na lang talaga na hindi ako bumitaw sa Kanya, hindi ako nag-iba bilang ako. Patuloy pa rin yung aking paglaban sa buhay at mga syempre guys, mga ilang buwan din ako nakarecover. Siguro mga years nakarecover ako, 1 year nakarecover ako na tinatanggap ko na lang na yun nga, na yung anak ko na yun, na si John Patrick, ay talagang isa siyang anghel. At ngayon guys, ay alam ko yun na isa siyang anghel na kasama ng mga anghel, kaya siya yung gumagabay sa akin at sa amin. At yun nga, pag nakakaiyak man guys, pero umiyak na ako kasi ako kanina eh, kasi nakausap po si Ma'am Joanna kanina, tapos yun nga naisip ko na na-share ko naman din kay Ma'am Joanna, kaya i-share ko na lang din sa lahat itong aking naranasan naranasan na aking anak. Kaya ganito po yung boses ko ngayon guys, ay dahil napausap ko kasi umiyak na kasi ako kanina guys, kaya gusto ko lang i-share ito sa inyo kasi lahat naman tayo guys may kanya-kanyang linya sa buhay, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. At kung sa karanasan ng guys, kung sa masalimuot man guys, ay naranasan ko po lahat guys. Lahat-lahat naranasan ko po guys. Yung apihin, yung example lang guys, no, sa mga yung katulad niyan, yung aapi-apihin, tapos yung tinatakot, tapos yung matruma ka ba? Basta marami akong na experience guys, pero sa lahat ng mga experience ko, kahit bad man yan, ay iniisip ko na lang na napaka ko pala, kahit sa hindi man ganun pa ako ka matured, pero nalampasan ko lahat. At yun nga, hindi pa rin ako nagpapasama sa aking sarili. Pinipili ko pa rin na maging maayos ang aking sarili, na hindi ako ayokong yung parang tinatapon ko na lang yung aking sarili, bahala na, gato na lang yung gagawin ko, o kaya yung mga bisyo, kasi iniisip natin na ganyan man lang yung aking naranasan, kaya ganyan na lang tayo. Hindi po ako ganun guys. Kung ano mang naranasan ko, bad man yan, ay tumatayo ako, lumalaban. Kasi nga, yun nga po guys, lagi akong may takot sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, at respeto sa Diyos. Kasi kung tayo may respeto sa sarili, pagmamahal sa sarili, ay ganyan din natin kamahal ang Panginoon. Kasi nga, tayo ay nilikha niya, at minahal niya, at tayo ay pinaka-special para sa Kanya. Kaya guys, maraming salamat sa lahat. At sana guys ay may na idulot akong magandang mensahe sa inyo, na kahit ano pa man ang pagsubok sa buhay, ay go lang pa din tayo. At yun nga po, wag na wag po tayong bibitaw sa Panginoon, at nandyan pa rin ang ating paniniwala sa Kanya, pagmamahal sa Kanya. At yun nga. Kaya guys, maraming salamat sa inyong lahat. At go lang tayo guys, no? At ito ang ating snow po ulit. Ayan ang ating snow. Hindi pa din siya dumadami, pero ano pa lang din siya guys. Ayan guys, oh.
Ayan, medyo malaki-laki na. Kanina, maliliit lang siya. Ngayon, malaki-laki na. Yung makakapal na ba? Parang cotton na siya, cotton. Minsan, nahahawakan yan siya. Tapos, pag nahawakan siya, natutunaw siya. Siyempre, pag hinawakan natin, mainit kasi yung mga daliri natin, kaya siya natutunaw na. Kaya guys, sana mamaya, bukas, kakapal na yan. Sana lang kung tuloy-tuloy na itong pag-snow. At tayo'y makapag-slide. Ayan guys. Ayan guys. Lalabs! Mga kalalabs, ayan ang kapal-kapal ng aking jacket ngayon. Sinong type ng jacket ko? Ng jacket ko dyan. Ayan. Kaya guys, ganun lang talaga ang buhay guys. Kailangan nating marunong tayong, dapat marunong tayong magpatawad, tumanggap, at wag tayong mag-focus sa problema, wag tayong mag-focus sa problema, sa anumang pagsubok, kundi mag-isip. Dapat mag-isip instead ba tayo ng solusyon ng ating mga dapat gawin. Kasi pag nakafocus ka sa problema, tapos negative lagi yung isipin mo na ano ba tong problema ko, hindi ko to ma-solve, hindi ko to kaya, ay walang mangyayari guys. Kaya guys, go lang guys, no? At yun nga, sana ay patuloy lang tayong lahat guys. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay. God bless all and love you all and thank you all. Ayan, maraming salamat.